Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Karen Palagana sa iyong tagapamagitan, Lakandiwa. Ngayong araw na ito ay magkakaroon po tayo ng debate tungkol sa same-sex marriage. Ang debate pong ito ay mayroong tatlong bahagi. Pangunahing mensahe, pagtatangge o rebuttal, at pagpahayag na pagsara o final statement. Ngayon ay ipakikilala ko sa inyo ang dalawang panig. Ang kumpirmang kupunan ay sina Karen Palaganas at Marielle Pagal. Sila ay ang panig na sumasang-ayon sa same-sex marriage. At ang negatibong kupunan ay sina Mira Estrella at Trixel Cotayan. Sila ay panig na hindi sumasang-ayon sa same-sex marriage. Bago natin simulan ang debate, bibigyan ko muna kayo ng kaalaman kung ano ang same-sex marriage. Ang same-sex marriage ay tinatawag na gay kasal, ay isang legal na katawan sa lipunan o kinikilalang kasal sa pagitan ng dalawang tao na pareho ang biological sex o gender. Lalaki sa lalaki o babae sa babae. Ngayon ay sisimulan na natin ang debate, pangungunahan ng panig na sumasang-ayon at di sumasang-ayon. Maraming tao ang ayaw sa same-sex marriage, pero para sa akin, sang-ayon ako sa paglegalisasyon nito dahil ang mga LGBT ay tao rin gaya natin. Hindi man tayo magkaparehas ng katangian o kasarian, sila ay mga tao pa rin na may sariling nararamdaman. Gay ana lang sa pagkakagusto nila sa kaparehas na kasarian. May karapatan silang magmahal at mahalin rin. May kagustuhan silang di dapat natin baliwalain. Sila ay tao rin na likha ng Panginoon na may nangangailangan ng pagmamahal at suporta mula sa atin. Hindi ako sang-ayon sa same-sex marriage sapagkat ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian ay isang kasalanan o kalapastangan sa Diyos. Ang mga gawaing taliwas sa kanyang layunin, lalo na kung ang kanyang sinimulan ay ating binigo. Ayon sa simbahan, ang kasal ay para lamang sa individual na may magkaibang kasarian at hindi para sa magkaparehong kasarian. Ibig sabihin, kinikilala ng simbang katoliko ang kasal bilang isang bagay na itinatatag ng Diyos. At dahil ang Diyos ang nagtatag, walang sino man ang pwedeng makapagbago nito. Para sa akin, nakakabuti ang pagpapatupad ng same-sex marriage. Sapagkat sa paraan lamang na masaya ang mga LGBT community, bakit pait natin ito tututulan? Meron tayong iba't ibang karapatan. Sila naggustong magpakasal sa kapareho ng kasarian. Bakit hindi sila namigyan ng karapatan na gawin ang gusto niya? Tingnan man natin ang iba't ibang anwal, pare-parehas tayo. Meron na tayong iba't ibang karapatan, pero isipin mo naman na ang same-sex marriage ay labag din sa kultura ng mga Pilipino. Huwag tayong gumaya sa kultura ng Amerika. Hindi ito nangangahulugan na kung pwede sa ibang bansa ay kailangan na rin sumunod din tayo. Dapat sang-ayunan natin ang same-sex marriage. Hindi kasalanan ang magmahal. Makapareha ba yan ng kasarian? Kung sa ibang bansa ay nagawa nga nila, bakit hindi sa ating bansa? Makikita naman natin na marami ang nagpakasal ng mga LGBTQ sa ibang bansa. Isinusulong nila ang kanilang karapatan, ang kanilang hangarin na sanay dinggin, ang kanilang hinaing at akrubahan ang same-sex marriage sa atin. Lumaki tayo sa paniniwala na ang kasal ay isang sagradong pagbubuklod nang dalawang nagmamahalang individual nagpasyang magsama habang buhay sa magkasalungat na kasarian. Sa madaling salita, si Adan na lalaki ay para kay Eva na babae. Lamang, ito ay ayon din sa Biblia. Ito ang isa sa mga rason kung bakit hindi ipinatupad ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Dahil ang ating bansa ay isang Kristyanismo. Bilang isang Kristiyano, sagrado ang tingin natin sa kasal at ang mga salita ng Diyos ay isang napakabanal sa ating mga Pilipino. Ang pinaka-concern ng same-sex marriage ay hindi sex o kasarian ang basihan sa mga papakasal ng dalawang tao. Hinahangad lamang ng mga gays at lesbians na magkaroon ng pantay na karapatan at pagtrato sa kanila. Paano na lamang ang LGBT community?
sila lulugar? Kung ikaw ay tatatungin, pabor ka ba sa same-sex marriage? Bilang paalala, bilang tao, dapat pa rin nating respetuhin at igalang ang kapwa natin. Hindi sa kaparaanan na pagkakaanib tayo sa kanila, pero sa malaking respeto na sa ating kapwa na ipinakita natin na hindi sila iba sa atin. Stop the hate and start the love. At dito nagtatapos ang aming balagtasan. Ako po si Karen Palaganas, si Rixel Cotayan, si Mera Estrella, at si Marielle Pagal. Maraming salamat po.